Sa video ng ito, ituturo ko sa inyo ang 5 tips para iwas spam at iwas bawas subscribers. Alam niyo po ba na meron tayo ngayong bagong policy sa ating YouTube? Yun ay malalaman niyo sa aking video. So, huwag po kayo mag-skip dahil ituturo ko po sa inyo at re-reveal ko po mamaya kung ano yung bagong policy ni YouTube. Number one tip, iwasan po natin ang mag-comment na subscriber here, done, like, at yung mga emojis po, lalo na yung done na may check, yung may bell, iwasan po natin yung mga emojis character. Yung mga words na nandito ako, nandito na po ako sa bahay mo, yung mga may buntot, iwasan po natin yung term nila ngayon na tinatawag nila na may buntot. So, iwasan po natin yun dahil isa po yun na mapupunta lang yung ating comment sa likely spam, which is nagbabawas po ng subscriber count si YouTube. Iwasan natin mag-copy-paste ng ating comment kasi madedetect or auto-spam yun ni YouTube. Dapat kung mag-comment po tayo sa ating mga friends, nakasentence siya. Ibig sabihin, yung comment natin is naaayon po sa content na tinitingnan natin or sa content ng video na tinitingnan natin. Kasi kung mag-comment lang tayo doon na maganda, wow, maganda, makapaspam lang din yun siya or mapupunta sa likely spam. So, dapat po, kung ano yung nandun, lalo na nagluluto siya or nagbe-bake, kung ano yung nakita natin, yun din yung ilalagay natin na comment sa ating comment section. Tip number 4, kita nyo po yung mga comments nyo na nakalagay sa likely spam, i-remove nyo po siya. Lalo na yung mga nag-comment sa inyo na paulit-ulit or yung copy-paste, i-remove nyo po siya kasi yun, basura na po siya. Ibig sabihin po ng spam, basura po. Hindi po yung spam na kinakain natin. Hindi yun siya. Meron din i-approve, pero tingnan nyo po yung comment niya kung maganda ba siya or hindi. Pwede din natin siya report or remove. Pwede din. So, gagawa din po ako ng video kung paano po tayo or paano natin makita yung ating likely spam comments. So, tip number 5. Kung maglalapag po tayo ng ating link, magbabawas po ng watch hours si YouTube. Tama po, watch hours. So, di ba, kailangan natin ng 4,000 hours na watch hours requirements kay YouTube. So, sayang lang kung mababawas siya. Kunwari, 5 minutes yung video doon na nilagay mo sa link, magbabawas din po daw si YouTube ng 5 minutes sa ating watch hours. So, sayang yung 5 minutes din. Yun ang bagong policy ngayon ni YouTube. At confirm po yun siya kasi nga, ako sa mga LS at tin-try ko siya, nabawasan po yung aking watch hours. Kunti lang naman, pero pag sunod-sunod kasi yung paglalagay natin ng link, mababawas po yun siya. So, ang ma-advise ko na lang po sa atin ngayon is gawin na lang po natin yung tama. Kasi ang pasok na views or pasok na watch na matatanggap ni YouTube pag pag mag-subscribe tayo is 3 minutes po minimum. So, gawin natin yun. Mag-watch muna tayo bago mag-like, mag-subscribe. Hindi naman connected yung ating comment dun sa video. Huwag na lang po mag-comment para iwas spam na lang din po kasi sayang din siya. At ang pinaka-importante po kung makikipag sub to sub tayo is yung bell button. Sigurado po pasok yung ating count dun sa ating subscribers count dyan. So, kung nagustuhan niyo po yung aking video, please do subscribe na po at on niyo na lang din po yung bell button dyan para palagi po kayong updated sa videos na gagawin ko. Every week po, mag-a-upload po ako ng tutorials natin or mga tips. Keep on watching po sa aking next video.